Mga katrops, welcome back sa aking channel, Sport Track PH. At may pag-uusapan natin ang balitang pagbabalik ni Kevin Durant sa Phoenix Suns. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang rason bakit ganado maglaro ang Los Angeles Lakers sa kanilang pagkapanalo kontra sa Oklahoma City Thunder. Matapos nga po mga katrops, ang ilang linggong pagre-recover ni Kevin Durant mula na magtamo siya ng injury sa kanyang paa ay sa wakas, inanunsyo na nga po ngayong araw ng sikat na NBA analyst na si Shams Charania ng The Athletic na maaari na nga po siya makapaglarong muli sa Phoenix Suns sa kanilang darating na game kontra sa Minnesota Timberwolves. Kung inyo nga pong napansin mga katrops, sobrang humina nga po ang Suns simula nang mawala sa kanilang lineup si Kevin Durant. Sa katunayan, natalo pa nga po sila ngayong araw sa kanilang game kontra Sacramento Kings sa score na 135-127 kahit lumamang na nga po sila dito ng maaga sa paunguna nga po ni Devin Booker na kumuha ng 32 points, 8 rebounds at 5 assists. Pero bukod nga po sa kanya mga katrops, ay wala na rin naman nga pong iba pa sa kanya mga teammate na nag-step up sa kanilang laro kaya nahabol at natalo pa nga po sila dito ng Sacramento Kings. Kaya nangangahulugan nga po nito na kailangan na nga po talaga nila ang presensya ni Kevin Durant kung gusto man nga po ng Phoenix Suns na makabawi matapos nga po silang malaglag ngayong araw sa ikalimang pwesto sa standings ng Western Conference. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa rason bakit ganadong maglaro ang Los Angeles Lakers sa kanilang pagkapanalo kontra sa Oklahoma City Thunder. Gaya nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, matapos nga pong manalo ang Lakers kontra sa Thunder ngayong araw, ay tuminabla na nga po sila sa ikapitong pwesto sa standings ng Western Conference kasama ang Minnesota Timberwolves sa pagkakaroon nga po nila ng parehong record na 37 wins at 37 losses. Bukod rin nga po dyan ay nakaabot na rin naman nga po sa 500 ang winning percentage ng kanilang team sa unang pagkakataon simula na magsimula ang season. At nagawa nga po nila iyan sa pangunguna nga po ni Anthony Davis na nakapagtala ng 37 points at 15 assists kasama na nga po dito ang pagiging dominante niya sa ilalim ng basket. Pero inamin na rin naman nga po ni Anthony Davis na bukod nga po sa kanya ay napakalakir naman nga pong naiambag ng kanyang mga teammates lalong lalo na si Dennis Schroeder na nagtala ng 21 points kasama na ang mga nagawa nitong hustle at clutch play sa uling mga minuto ng kanilang laro. Pinuri rin naman nga po ni Davis at ni Coach Darvin Ham ang nagawang performance dito ni Looney Walker na nakapagtala ng 20 points off the bench. Bilib na bilib nga po sila sa kanya gayong kahit man nga po hindi ito nakapaglaro sa mga nakarang araw ng Lakers ay nananatili pa rin nga po itong handa sa kanilang mga laban. Maliban rin naman nga po sa pag-step up ng mga players ng Lakers ay naging malaking tulong rin naman nga po para sa kanilang team ang pagbisita at panunod sa Crypto.com Arena ng American singer-songwriter na si Olivia Rodrigo na siyang naging lucky charm nga daw po ng Lakers sa kanilang naging laro ngayong araw. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.